Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Pio Reggie Sadio at ang kanyang request ay tungkol sa air defense ng bansang Indonesia at ang Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. At gaya sa request ni Pio Reggie Sadio ukol sa air defense ng Pilipinas at Indonesia, unahin natin pagtalakay ano ba ang air defense system. Maraming mga bansa ng mundo na gumagamit ng missile air defense, lalo na ang mga mayaman o mamalaking bansa. Ang missile defense system ay sadyang naprotekta or intended to shield a country against incoming missiles gaya ng intercontinental ballistic missiles at iba pang mga ballistic missiles. Ang US, ang Russia, ang India, ang France, ang Israel, ang Italy, ang UK at ang China at Iran, ang mga bansang ito ay nagdevelop ng mga missile defense system. Habang ang Indonesia at Pilipinas sa ngayon ay wala pang ganitong mga weapons, ang missile defense system na kadalasang ginagamit o mga weapons for air defense ng Indonesia at Pilipinas ay mga short-range surface-to-air missiles lamang. Ngayon, unahin natin sa pagtalakay ang air defense ng Indonesia. Ang Indonesian military ay mayroong 48 units Lancer. Ito ang Star Trek na galing sa UK. Ang Indonesia ay maraming batteries ng Star Trek missiles. Equipped ito ng multiple Lancer LML at LMLNG or next generation. Ito'y kinakarga sa Land Rover vehicles o iba pang mga vehicles kasama ang Control Master 200 Radar Communication Station at ito'y kaparte sa tinatawag na TELS Forces Shields Integrated Air Defense System na binili ng Indonesia mula sa UK sa halaga na 100 million British pounds. At ngayon ang Indonesia ay mayroon pang dalawang battery of NASAMS 2 na galing sa Norway. Ang NASAMS ay isang short to medium range ground-based air defense system na dinidevelop ng Kongsberg Defense Aerospace at Triton. Ang NASAMS ay magdidepensa laban sa mga unmanned aerial vehicles gaya ng helicopters, cruise missiles at unmanned combat aircraft vehicles o tinatawag na UCA. At ang Indonesian military ay mayroon pang 30 units na Mistral Short Air Defense Missiles na gawa ng France. Ang Mistral ay isang infrared homing short air defense system. At mayroon pa ang Indonesian military na 45 units of RBS-70 manpads o man portable air defense system na galing sa Sweden. Ang RBS-70 manpads ay dinidisenyo laban sa mga aircraft sa lahat ng mga climate zone. At mayroon pa ang Indonesian military na 65 units of GROM manpads na galing sa Pulan. Ang GROM ay isang manpads or man portable air defense system. Isa itong homing surface to air missiles na kahawig sa 90K-38 Igla ng Russia. At mayroon pa ang Indonesian military na 64 units of Marlit lightweight air-to-surface, surface-to-surface missiles. Ang Marlit ay dinidevelop ng TELS Air Defense ng UK. At mayroon pa ang Indonesian military na 75 units of QW-3 manpads na galing sa China.
At mayroon pa ang Indonesian military na 95 units of Chiron manpads na galing sa South Korea. At mayroon pa ang Indonesian military na 74 units of QW-3 Vanguard manpads na galing sa China. Dito natin makikita na napakaraming weapons for air defense ang Indonesia. Ang Indonesian Armed Forces ay isa sa pinaka-powerful hindi lang sa Asia kundi sa buong mundo. Ang Indonesian Armed Forces ay may rank na 15 out of 142 country sa World Military Power Ranking, habang ang Pilipinas ay nasa 51 lamang. Ang Indonesian Armed Forces ay may military budget na abot sa $9.3 billion kumpara sa Pilipinas na $4 billion lamang. At ngayon punta tayo sa air defense ng Pilipinas. Ang Armed Forces of the Philippines ay isa lang ang air defense weapon. Ibig sabihin nito, marami ang air ng Pilipinas gaya ng air condition pero walang defense. Dahil isa lang ang air defense system ng Pilipinas, ang SPIDER, na isang short and medium range mobile air defense system na gawa ng Rafael Advanced Defense System ng Israel, na kung saan mayroong tatlong batteries na kinuha ang Pilipinas. At ayon sa Philippine News Agency noong July 8, 2022, na inasahan na may deliver ang SPIDER air defense system na nakaschedule na may deliver ngayong last quarter sa taong itong 2022. Ito ay sa November or first week of December sana. Pero magandang balita ito dahil nandito na pala ang nasabing missiles. Dumating na ngayon at ang Philippine Air Force ay naghahanda na dito. Dahil ang Philippine Air Force naman ang gagamit nito at kailangan nilang mag-train o magsasanay kung paano ito i-operate dahil first time ng Pilipinas na magkaroon ng ganitong malaki at powerful na weapons. At magandang balita ito dahil lalakas na ang air defense capabilities ng Pilipinas laban sa mga outside o external threats. Ang weapons na ito ay napakahalaga na magprotekta sa Pilipinas laban sa mga bansa na balak lulusob o gagawa ng mga pag-aagaw sa mga teritoryo gaya ng ginawa ng China. Ito ay for external threats, hindi ito binili para gagamitin lamang sa mga NPA at mga terorista at mga Muslim rebels. Hayaan mo na lang sila, lumang kanyo na lang ang gagamitin, bagay yun sa kanila. Dahil mas mahal kasi ito ay ang presyo ng isang Phyton missiles na siyang gagamitin sa SPIDER ay umaabot sa $20,000 o mahigit sa 1 million piso sa isa lang missiles ito. At gumagamit din ang SPIDER ng Derby ER missiles na mas mahal pa sa Phyton. Kaya dapat lang ang paggagamitan nito o titirahin nito ay ang mga aircraft gaya ng mga multi-role fighter at mga attack helicopters ng mga kalaban para hindi masayang yung 1 million piso halaga ng isang missile lamang. Ang tatlong batteries ng SPIDER o tinatawag na Ground-Based Air Defense System ay nakahalaga ng $141 million o katumbas sa 6.8 billion piso. At hindi lang yon, magtatayo pa ang Pilipinas ng mga missiles maintenance facility para dito, para ma-maintain ang mga weapons na maayos. Hindi naman pwedeng doon lang ito itatambak sa bodega ng COPRAS dahil mga missiles ito. Baka magaya ito sa bodega ng Kuwaiti sa Bulacan na sumasabog. At ang Pilipinas ay walang manpads kasi puro lang co-pads. Wala kasing pambili. Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ating mga kaibigan gaya ni Annabel Cañete at ni Jans TV. Hanggang sa susunod, maraming salamat.